Okay, so maayong adlaw sa inyong tanan. Have a good day to everyone. Magandang araw sa inyong lahat. O, ayan. So, karong adlaw is manlaba ko diri sa ilog na mo. So, diri jud may maglabhanan simula. Wala pa may mga tao sa kalibutan. Diri na maglabhanan akong mga nanay o tatay. So, this time, so, ako laban ilang mga sinina kay na ako diri may bisitan sa ilaha. So, for today's video, dahil manlaba ta, so, nakapanlaba po ko na costume, no? So, lisod po nung magpajama, no? Tapos mag-sweater, oh, lisod po kayo. So, ingani atong costume. So, mas mabash ta, ingani ba? So, importante, wala nakita ang mga tinaguang mga bahandi, no? Ingani yun naman siya pagpanlaba diri sa ilog. So, was lang siya, tuslo na siya sa tubig. Tapos, syempre, oh, basing inapod mo, oh, nagtuwad-tuwad siya diri, oh. Ikaw daw dere ba? Ahoy kayo iwa ko yung kuranan, o. Oh. Siyempre, magtuwad na lang yun kay huwag asa ka komportable, o. Oh. Dito, jog ka, o. Oh. Di ba? So, dito sa ilog na to, is matagal na talaga kami naglalaba dito. Eh, wala pa kami talaga sa mundo, is andito na yung sapa na to. Tapos dito na naglalaba yung mga nanay at tatay namin. Tapos ito yung kagandahan sa probinsya, no? Kasi libre yung tubig. Tapos ang bilis na maglaba kasi sawsaw mo lang siya dyan sa tubig. Siyempre malinis naman yung tubig kasi flowing naman siya. So this time is ibababad muna natin siya ng mga ilang minuto para ma-absorb naman niya yung sabon. So pwede rin naman paa ang gamitin, pwede rin naman kamay. So it's up to you. Dito sa probinsya is walang washing machine. So kamay talaga ang ginagamit namin pang kusot ng mga labahin. Tapos binabrush din namin. It depends on you kasi syempre ito pambahay lang naman to kaya binabrush ko na. So para mas malinis na naman yung resulta ng aking nilabhan. So with brush tapos with kusot din siya. So itong sapa na to is napaka memorable talaga sa akin dahil ang dami naming bonding moments na akin nanay o yung grandmother ko. So dito ako pinapaliguan ng nanay ko every morning bago pumasok sa school. Yung experience ko dito is pag pinapaliguan niya ako sa morning is talagang magigising ka kasi sobrang lamig ng water dahil nga natural spring siya. Dahil laking bukid ako at lumaki ako sa nanay at tatay ko, dito din kami naglalaban ng nanay ko. So every time na wala kaming pasok sa school, like Saturday, ayan, dambuhala na ng labahin. Naalala ko pa dati, yung hindi ko talaga makalimutan is nadikitan ako ng linta sa paa. As in talaga gulat na gulat ako. Tadyak ako ng tadyak pero yung linta is lumipad lang. Yung linta as hindi siya basta-basta namamatay kapag nilalagyan ng sabon. Kailangan talaga parang i-barbecue mo siya. Kuha ka ng steak na matulis tapos ibilad mo siya sa araw. Ilang days pa siya bago mamatay. Kasi kapag i-chop-chop mo siya tapos makabalik siya sa tubig, mabubuhay ulit siya. Kaya pag sa sapa, nag-stay ako dito sa flowing na tubig. Ang sarap ng buhay sa probinsya. Napaka-peaceful, napaka-simple lang. So after stretching, back to couscous ulit. So, di lang talaga ako sanay na naglalaba ng nakaupo kasi sanay ako na nakatayo kasi gumagamit ng washing machine. So, this time is mag-wash na ako ng mga nilabhan ko. So, konti lang naman to siya kaya mabilis lang ako natapos. So, tingin-tingin ako kasi baka mamaya may linta, no? Kahit off-flowing naman yung tubig, baka mamaya meron. So, mahirap na. Tapos, inayos ko din yung suod ko kasi baka mamaya may makita. So, mabash tayo dyan. Ganito lang kami mag-wash sa probinsya. Flowing yung tubig, so mabilis mawala yung bula. Napakabilis lang magbanlaw. So, my experience in Manila is 3 times pa ako nagbabanlaw na aking mga nilalabhan para lang talaga mawala yung bula. So, medyo matagal siya kasi 'di ba isa-isa mo pa siyang babanlawan tapos 3 times mo pa siya isa-isahin. Time consuming siya kaya mas bet ko talaga maglaba sa probinsya kasi mas mabilis lang yung process ng paglalaba. So, ito nga pala yung tatay ko. Ayan, sakay-sakay siya sa kalabaw. So, pinakain niya na yung kalabaw, pinasabsab niya na, tapos igagrahin niya na ngayon, kumbaga, kasi didilim na.
So, yan naman yung routine ng tatay ko every hapon. So, ayan, itatransfer niya na yan ngayon sa ilalim ng puno. So, this time is tapos na kami maglaba at tapos na rin kami maligo doon sa sapa. Tapos, pag-uwi is dito na kami dumaan kasi doon sa kabila is talagang ang putik. Dinaanan pati ng kalabaw yung daan, so lalo siyang pumutik. So, dito sa probinsya is hindi uso yung hanger. Ito ang sampayan namin sa probinsya is straw siya na makapal. So, dyan namin siya sinasampay. Napakadali lang kasi hindi ka na mag-hanger-hanger. So, sampay mo na siya ang lahat dyan. Then, that's it. Tambalan ni Gasiti, kawala kaya nang kuan. Kagid Gasiti.